Magmula noong magkaisip si Sylvia, ay namulat na siya sa mga bagay-bagay na may kinalaman sa kababalaghan, lalo na sa mga aswang, sa kadahilan ng ang kanyang ama ay isang antingero na kalaunan ay naging manggagamot na rin matapos mamatay ng kanyang ina. Ayon pa sa kanyang ama, pinatay ang kanyang ina ng aswang doon sa lugar nila sa Leyte. 5 taon lang noon si Sylvia nang mamatay ang kanyang ina. Kasalukuyan noong buntis ang kanyang ina sa 2 niyang kapatid. Dahil sa may paparating na bagong supling, kaya napahilig ang ginang na magpunta sa Baratilyo o sa ukay-ukay sa bayan para mamili ng mga murang damit na pansanggol. Isang araw daw noon, pasado 3 ng hapon, ay umalis ang kanyang ina upang magpuntang muli sa bayan. Para hindi na mapagod at ma-stress sa ingay ng palengke, kaya iniwan si Sylvia ng kanyang ina sa kapitbahay nila na kumpare din ng kanyang ama, kinamang Sixto at Aling Julina. Oo, kapitbahay na iyong matatawag para sa kanila, kahit pa 5 minutong lakaran ang distansya bago makarating roon. Kasalukuyang wala ang kanyang amang si Mang Daniel dahil nagtungo ito sa kabilang bayan upang mag-deliver ng bigas sa kakilalang mayaman na madalas umorder ng bagong 6 bigas mula sa kanilang maliit na palayan. Walang nakakaalam sa tunay na nangyari sa ina ni Sylvia dahil noong dumating si Mang Daniel sa kanilang bahay ay naroon na ang walang buhay na katawan ng ginang. Tinakpan na iyon ng kumot dahil lubhang nakakadiri at nakakapangilabot ang sinapit ng ginang. Binutas kasi ang tiyan nito. Hindi lang ang sanggol ang nawawala, kundi kasama na rin lahat ng laman loob ng ginang. Halos mabaliw si Mang Daniel sa nangyari. Hindi niya matanggap na sa kabila ng pagiging mabuting padre di pamilya, ay iyon pa ang sinapit ng kanyang asawa at bunsong anak na nasa sinapupunan. Mag-aalas 7 lang noong dumating si Mang Daniel sa kanilang bahay. Medyo ginabi siya dahil pagkagaling magbenta ng bigas ay namili na rin siya ng mga pagkain at iba pang kailangan nila sa bahay. Medyo natagalan pa siya sa paghahanap noong matamis na pagkain na marshmallow na siyang pinaglilihian daw ng kanyang asawa. Tulala si Mang Daniel nang makita ang sinapit ng asawa. Agad niyang hinanap kung nasaan si Sylvia. Nag-aalala kasi siya na baka tinangay na rin ito ng aswang. Wala namang nagsabi sa kanya na aswang ang gumawa noon sa kanyang mag-ina. Ang sinasabi lang kasi ng kapitan na baka raw isang baliw o di kaya taong lango lang sa droga ang may gawa noon. Pero dahil sa isang antingero si Mang Daniel, kaya alam niyang aswang ang may gawa noon sa kanyang mag-ina. Agad siyang hinila ni Mang Sixto at sinabing huwag mag-alala dahil nasa sa kanila si Sylvia. Idinaan ito ng kanyang asawa bago nagpunta sa bayan para hindi raw mapagod sa biyahe at pag-iikot. Kahit papaano ay para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib noong malamang ligtas ang kanyang panganay na anak na si Sylvia. Magmula noong maganap ang karumalduman na pagpatay sa ina ni Sylvia, ay sinimula ng patasin ni Mang Daniel ang kanyang kaalaman sa panggagamot para magamit niya na rin ang kanyang mga pinanghahawakang mutya. Halos 1 buwan ring nawala si Mang Daniel sa lugar nila upang magtungo sa mainland Samar kung saan nakatira ang kakilala niyang isang babaylan. Doon siya nagsanay sa paggamit ng kakayahang espiritual para sa pakikipaglaban sa mga aswang, pati na rin sa panggagamot. Mula sa simpleng karamdaman gaya ng mga pilay, lagnat at nalilisang buto, hanggang sa mga sakit na bigay ng elemental. Makalipas ang mahigit 1 buwan ay nakabalik na si Mang Daniel sa kanilang lugar sa Leyte. Doon niya sinimulan ang pagtanggap ng magpapagamot. Pero dahil sa ang bilin sa kanya ng kaibigang babaylan,
na huwag maniningil mula sa mga magpapagamot. Kaya sa hapon lang siya nang gagamot, mula alas 4 ng hapon, pagka-uwi niya galing sa bukid, hanggang sa bago mag alas 10 ng gabi. Dahil sa dalawa na lang sila sa buhay, kaya kung nasaan si Mang Daniel, ay naroon din ang anak niyang si Sylvia, kasakasama niya palagi. Isang araw noon, pagkalipas pa lang ng katanghalian, ay nagsisimula ng kumulimlim ang paligid. Nagsalita ang batang si Sylvia. Papa, dumidilim na oh. Baka maabutan na naman tayo ng ulan ito. Madudulas na naman ako pag uwi natin. Oo anak, kukuha na lang ako ng madadala nating kamuting kahoy para sa order ni Ninong Sixto mo. Tapos uuwi na tayo. Tapos bukas, doon ka muna sa kanila ha. Dahil sa palayan ako magtatrabaho. Mainit doon at wala kang mapagpapasilungan. Papa, susama ako sa iyo sa bukid. Kahit doon lang ako sa kawayan ng iiwan, okay lang. Hindi pwede anak, kasi masyadong malayo sa akin yung kawayanan. Kapag may kumuha sa iyo doon, ay hindi ko mapapansin. Gusto mo bang dukutin ka na lang bigla ng mga aswang? Ayaw po, Papa. Papa, sila rin po ba ang mga aswang na pumatay kay Mama? Oo, anak eh. Mga salbahe sila. Kapag nakita ko ang mga iyon, sisinturunin ko sila para maparusahan sa ginawa sa iyong Mama. Papa, bakit sisinturunin lang po? Dapat po gamitin niyo yung matalas niyong itak. Hiwa mo sa liig nila. Hala anak, sino namang nagturo ng ganyan sa'yo? Masyado ka namang brutal. Yun po ang dapat sa kanila, Papa, kasi kinuha nila ang Mama ko. Huwi ka pa ng batang si Sylvia habang naiiyak. Ay, huwag na nga natin pag-usapan yan. Nalulungkot ka na naman eh. Bakit nga pala ayaw mo kapag iniiwan kita kina Maring Julina? Sinasaktan ka ba nila doon o kinukurot? Hindi po. Eh bakit nga ayaw mo na iiwanan kita doon? Kasi si Ninang, ayaw ako payagan maglaro sa labas ng bakuran nila. Tapos kapag kakain, dapat daw kumain ako ng gulay. Tapos kapag tapos na kumain, kailangan pang matulog sa tanghali. Hindi niya raw ako bibila ng merienda at ice candy kapag hindi ako natulog. Bad siya, Papa. Madamot siya sa akin. Natawa naman si Mang Daniel sa hinalakit ng anak. Akala niya kasi ay baka pasikreto na itong sinasaktan ng Ninang kaya ayaw na iniiwan doon. Malaki ang tiwala niya sa mag-asawang Sixto at Julina dahil nakikita niyang sabik sa anak ang mag-asawang iyon. Parang tunay na anak na nga ang turing nila kay Sylvia. Pati ang mga bakuna ni Sylvia sa health center ay si Aling Julina ang nagdadala. Makikita talaga na minahal na nila ito. Madalas din bilhan ng bagong damit sa bayan kapag nakakapagbenta ng banig ang ginang doon sa bayan. Oh, halika na anak, uwi na tayo. Tamang-tama, maaga pa. May oras pa tayo para magluto ng masarap na ulam. Ano bang gusto mong ulam mamayang hapunan anak? Sabaw po ng tinulang manok, tapos barbecue hotdog. Ha? Ganun? Kawawa naman ang manok, sabaw lang ang kukunin mo sa kanya. Eh bakit ayaw mo ng karne tsaka papaya? Sawa na po ako doon, Papa eh. Madalas kasi iyon ang ipaulam sa akin ni Ninang Julina. Pero kapag sa hapon, kanin at barbecue hotdog ang pinapakain sa akin. Wow, iba ka talaga anak. Espesyal ang mga kinakain mo eh. May merienda ka pa palagi doon. Tapos ayaw mo sa kanya? Hindi naman po sa ayaw. Ayoko lang na palagi niya akong pinipilit. Kasi ayoko noon. Tapos sasabihin niya, hindi raw ako lalaki kapag hindi ko sinunod ang pinapagawa niya at yung pinapakain niya sa akin. Ay anak, makinig ka kay Papa ha. Sa nakikita ko, walang masamang ginagawa sa iyo si Ninang Julina. Gusto niya lang na maging malakas kang bata, hindi sakitin at mabilis lumaki. Kaya dapat sundin mo siya. Lalo na kapag pinapatulog ka niya ng tanghali. Kasi kapag hindi ka natulog, kahit matanda ka na, ganyan ka pa rin kaliit. Eh Papa, bakit si Mang Kanor? Palaging tulog doon sa may tindahan ni Aling Sitang. Hindi naman lumalaki. Iba naman yun anak.
Lasing kasi yun, kaya palagi mo nakikitang tulog. Oh, halika na. Sakto na itong nakuha kong kamoting kahoy. Magluluto raw kasi si Ninang mo ng puto na kamoting kahoy bukas. Tulungan mo siya, ha? Ayaw niya naman po akong patulungin, Papay. Pinapatulog niya lang ako. Ganun ba? Eh di ayos yun, para hindi ka na mapagod. Kakain ka na lang pagkagising. Oh, halika na. Huwi ka pa ni Mang Daniel sa anak, sabay hila sa kamay, para alalayan ito papatayo. Habang naglalakad sila ay napansin nilang may umaaligid sa kanila. Parang nakasunod na nasa talahiban banda at pagapang ang lakad kasi hindi naman nila makita ang katawan. Papa, bakit parang may mga asong humahabol sa atin sa mga gilid? Anak, mga aswang yan. Hindi ko alam na narito pa rin pala sila. Sa mga pagkakataong iyon ay aakalaing mag-aalas 6 na ang oras dahil makulimlim at papaulan. Papa, natatakot na ako. Huwag kang mag-alala, anak. Kilala mo naman si Papa, di ba? Hihipan ko lang ang mga ulo ng mga iyan. Tanggal na yun. Biro pa ni Mang Daniel sa anak para mabawasan ang takot nito. Pa, may malaking aso. Huwi ka pa ng batang si Sylvia na nahinto sa paglalakad. Napatingin si Mang Daniel sa unahan. Nakita niyang naroon ang isang malaking aso na naglalaway habang umaangil. Mukha rin itong may sakit dahil sa nakakalbong balahibo na tila naaagnas. Anak, huwag kang aalis dito, ah. Yumakap ka lang sa sako na may kamuting kahoy. Dali, upo ka muna. Uwi ka pa ni Mang Daniel. Gamit ang itak ay mabilis siyang gumuhit ng pabilog sa paligid ni Sylvia habang nag-uusal ng orasyon. Matapos ang pagguhit ng bilog ay hiniwaan niya ang kanyang palad at gumuhit ng mga banyagang kataga sa lupa gamit ang kanyang dugo. Anak, magtiwala ka kay Papa. Hindi ka nila mapapasok sa bilog na ito. Kaya wag na wag kang lalabas, ha? Hindi ko sila malalabanan kung aalis ka dyan. Lalapain ka nila, pati na rin ako. Opo, Papa. Pipikit na lang po ako para hindi ako matakot sa kanila. Wika pa ng bata. Dinukot ni Mang Daniel ang kanyang panyo at itinali sa palad na kanyang hiniwaan. Binaon niya sa lupa ang hawak na itak at inorasyonan din. Nag-usal din siya ng puder para sa sariling proteksyon at kabal. Pagkalabas lang ni Mang Daniel sa bilog ay agad nang dumaluhong ang malaking aso na nasa harapan. Galit na galit ito at bumaba ang laway na lumalabas sa bibig na bubula-bula pa. Mabilis iyong dumaluhong kay Mang Daniel, pero bago pa iyon makalapit ay agad kinumpasan ni Mang Daniel ng tigalpo. Tila hinambalos iyon ng matigas na bagay dahil malakas na pumaling ang mukha at tumalsik papaatras ang katawan. Pagkalapit ni Mang Daniel ay pinagtataga niya iyon sa buong katawan, pati na sa ulo, hanggang sa mabiyak ang bungo. Papa, may aswang din sa likuran ko. Naririnig ko sila. Pagkalingon ni Mang Daniel sa kanyang anak ay nakita niyang may dalawang malalaking aso rin na nagpupumilit pumasok sa loob ng bilog. Pero sa tuwing makakalapit ang ulo sa guhit ay tila nasusunog ito ng apoy. Anak, huwag kang gagalaw at huwag kang lalabas dyan. Pumikit ka lang. Hindi ka nila masasaktan. Magtiwala ka kay Papa. Sigaw pa ni Mang Daniel na tumatakbo na papalapit sa kinaroroonan ng anak. Nagpatuloy ang batang si Sylvia sa pagyakap sa sakong may lamang kamuting kahoy. Kahit patakot na takot na ito at naririnig ang angil sa kanyang likuran. Pagkalapit ni Mang Daniel ay agad niyang tinagpas ang liig ng isang aso. Sa sobrang lakas ng puwersa na may kasamang malakas na orasyon ay naputol iyon. Tinalunan din siya ng isa pang aso at inambahang kakagatin sa mukha. Pero isinalag ni Mang Daniel ang kanyang braso at iyon ang nakagat. Habang nakakagat doon ang aso, ay saka naman niya sinaksak ang aso sa katawan ng paulit-ulit. Ang matapang na angil ay napapalitan ng tunog ng pag-iyak, hanggang sa tuluyan ang tumahimik ang kapaligiran.
Nakita ni Mang Daniel na mahigpit pa rin ang pagkakayakap ni Sylvia sa sako habang nakapikit. Hinayaan niya lang muna ito. Kinaladkad niya ang katawan ng mga asong iyon sa kasukalan. Saka binato ng orasyong pampaliyab. Anak, tara na! Wika pa ni Mang Daniel habang marahang tinatapik ang nakapikit na anak. Ramdam niya ang panginginig ng katawan nito. Dahan-dahan iyong nagmulat sabay yumakap ng mahigpit sa kanya. Wala na ang mga aswang anak, tinapos na ni Papa. Hindi mo sininturon? Hindi, kasi sabi mo hiwain ang itak ang liig, diba? Kaya iyon ang ginawa ko. Salamat po Papa, na ipaghiganti na natin si Mama. Oo anak, kung narito lang si Mama mo, siguradong proud na proud siya sa'yo. Dahil matapang kang bata. Hindi naman po ako matapang Papa eh. Takot na takot nga ako kanina sa mga aswang. Matapang ka pa rin anak, dahil kahit naririnig mo ang nakakatakot nilang angil, hindi ka tumayo at kumaripas ng takbo. May tiwala naman po ako sa'yo Papa. Sabi mo hindi sila makakapasok sa bilog na guhit, di ba? Kaya hindi talaga ako lumabas. Pumikit lang ako. Kasi nakakatakot ang itsura nila. Oo anak, sige, ganito na lang. Huwag na tayo mag-ulam ng tinolang manok. Barbecue na lang ang iulam natin pareho. Dalawang hotdog sa'yo, laman at isaw ng manok naman ang sa akin. Tapos, magluto na lang tayo ng noodles para may sabaw tayo. Ayos ba yun sa'yo anak? Opo pa, gusto ko rin yun. Basta humingi ka po noong matamis na sausawa ng barbecue ha. Gusto ko rin kasi yung sinasabaw sa kanin. Abay oo naman, hihingi tayo noon. Tsaka yung maanghang na suka para naman sa akin. Masayang sagot naman ni Mang Daniel. Nagpatuloy na nga sila sa paglalakad papauwi ng bahay habang kung ano-ano ang tinatanong ni Mang Daniel sa anak. Para makalimutan ang nangyaring pananambang ng mga aswang sa kanila. Patuloy sa paglipas ang panahon. Mabilis na lumaki si Sylvia. Kung anong mga kakayahan ng kanyang ama ay pilit niyang itinatanong ang proseso. Gusto niya ring maging antingero pero ayaw niyang maging manggagamot. Gusto niya lang natugisin lahat ng mababalita ang malapit na barangay sa kanila na may aswang. Isang araw, kasalukuyang naglalakad sa daan, papauwi sina Sylvia at ang kaibigan niyang si Rosie. Itong si Rosie ay 18 taong gulang na, samantala si Sylvia ay 15 pa lang, pero pareho silang nasa second year high school. Habang naglalakad ay napansin ni Sylvia ang matandang sumusunod sa kanila. Ate Ros, kilala mo ang matandang yan? Napalingon sa likuran ang kaibigan, tapos napansin ni Sylvia na bigla itong namutla. Teh, bakit? Sil, huwag kang magpapahalata. Bilisan mo lang ang paglalakad. Yan ang napapabalitang aswang sa barangay namin. Nakatira yan sa isang kubo sa may paana ng bundok. Ha? Eh bakit niya tayo sinusundan? Napalihis ng tingin ang kaibigan sabay sabing, hindi ko alam. Agad nagduda si Sylvia. Alam niyang hindi basta-bastang nakukursanadahan ng mga aswang ang katulad nilang mga dalaga na. Maliban na lang kung nagdadalang tao. Ate Ros, buntis ka no. Natigilan ang kaibigan na napatingin kay Sylvia. Oo, buntis ka nga. Kaya pala panay ang kain mo ng mangga sa school kahit sobrang asim. Uy, Sil, huwag mong ipagsabi ito kahit kanino ha. Mapapatay ako ni tatay kapag nalaman niya ito. Ah, yan talaga ang pinoproblema mo no. Samantalang may aswang na nakasunod sa atin. Napalingon si Rosie sa likuran pero wala na ang matanda. Wala na siya Sylvia. Siguro nagdalawang isip dahil dalawa naman tayo magkasama. Huwag kang papakasiguro ate Rosie. Hindi ganyan mag-isip ang mga aswang. Kapag sinumpong ng gutom at nakaamoy ng sanggol ay walang hiya-hiya o pagdadalawang isip ang mga iyon. Hindi sila titigil hanggat hindi nakakamit ang pagkaing naaamoy. Paliwanag pa ni Sylvia hanggang sa biglang mapahawak ng mahigpit si Rosie sa braso ni Sylvia at napahinto sa paglalakad. Napatingin rin si Sylvia sa unahan
nakita niyang naroon ang matanda. Buhaghag na ang buhok at namumula na ang mga mata nito. Yan na nga bang sinasabi ko eh. Tapos mukhang wala ka pang pangontra. Wika pa ni Sylvia. Wala. Nanginginig na sagot naman ni Rosie. Oh, suotin mo tong bracelet ko. Malakas na pangontra yan. Kapag nakaalis pa tayo rito ng buhay, ay kukunin ko yan sa'yo. Magpagawa ka na lang kay Papa ng bago. Matagal na sa akin yan, kaya hindi ko pwedeng ipamigay. Wika pa ni Sylvia, sabay isinuot sa kaibigan ang bracelet. Huwag kang tatakbo Ate Rosie ha, kahit anong mangyari. Anong gagawin mo, Sil? Makikiusap tayo na huwag tayong aswangin. O huwag kang kainin ng buo kasama ang sanggol mo. Sagot pa ni Sylvia sa kaibigan. Mabilis na naglabas ng punyal si Sylvia mula sa bag. Hindi iyon pangkaraniwang punyal dahil nakakurba ang hugis noon na parang maliit na karit. Inilabas niya na rin ang payong sa kanyang bag. Noong dumaluhong ang aswang ay ibinukas niya ang payong at iniharang. Nagpaikot-ikot sila habang nasa likuran niya si Rosie. Hindi nakikita ng aswang ang katawang bahagi nilang dalawa dahil sa payong na nakaharang. Tanging ulo lang nila ang kita. Hanggang sa umangil ang aswang na alatang napipiko na sa kanila. Gigil na ito at gusto nang matikman ang sariwang laman ng isang dalagang nagdadalang tao. Malakas na kinalmot noon ang payong at tumalsi. Pero bago pa iyon tuluyang mahawi, ay hindi nakita ng aswang na sumugod na si Sylvia. Pagkatalsik ng payong, ay mabilis iginuhit ni Sylvia ang hawak na maliit na karit sa liig ng aswang. Nagulat ang aswang at napaangil. Mabilis na kumilos si Sylvia at binigyan ang matanda ng isang malakas na roundhouse kick sa mukha ng aswang. Kaya parang sinampal lang paa ang matandang iyon. Napasubsob iyon sa lupa pero mabilis ring nakatayo. Pagkasugod muli ay paulit-ulit iyong pinaghihiwa ni Sylvia sa mukha. Bawat kalmot ay naiilaga ni Sylvia at naiiwanan ng hiwa ang braso. Hindi makapaniwala si Rosie sa kanyang nakikita na ang isang maganda, maputi at matangkad na dalaga ay binubugbog ang isang aswang na tila isa itong mandirigma na asasin. Kahit marami ang naging sugat, ay nagawa pa ng aswang na makatakbo. Dali-daling binalikan ni Sylvia ang kanyang bag upang kunin ang itak na ginagamit niya kuno sa gardening. Pero kahit kailan ay hindi niya iyon ginagamit sa pagtatrabaho sa garden. Inihahanda niya talaga iyon para sa makakaengkwentrong aswang. At kahit nga hindi araw ng gardening ay dala-dala niya iyon palagi sa loob ng bag. Akmang hahabulin niya ang aswang. Pero nakita niyang namumutlang nakatayo ng tuwid si Rosie. Sylvia, huwag mo akong iwan dito. Ay, oo nga pala. Sige, hayaan na natin ang aswang na iyon. Pero Ate Ros, kailangan mong sabihin sa pamilya mo ang kondisyon mo. Hindi ka ligtas sa aswang kung hindi ito alam ng pamilya mo. Kung gusto mo ay sasamahan kitang magsabi. Tara na, sa bahay muna tayo. Ihingi kita ng pangontra kay Papa. Pero hindi ako sigurado kung uubra yun ha. Lalo kung katulad mo na hindi ka yata marunong magdasal. Hala, nagsisimba kaya ako Sylvia no? Oo nga, nagsisimba ka para makipagkita sa boyfriend mo. Hindi nyo sinisimulan ang misa at hindi nyo rin tinatapos. Hindi counted yun. Natamimi naman ang dalaga sa pambabarang ginawa sa kanya ni Sylvia. Sige na, tara na. Malapit ang dumilim ng tuluyan. Mas mahihirapan akong labanan iyon kung madilim. Wika pa ni Sylvia. Dinala niya na nga ang kaibigan na si Rosie sa kanilang bahay. Ginawan ito ng pangontrang kwintas at inihatid din nila ni Mang Daniel ang dalaga sa bahay nito at sinamahan sa pagsasabi ng totoong kondisyon. Halos mawala ng malay ang tatay noong dalaga dahil sa galit. Nanikip ang dibdib nito. Mabuti at naroon naman si Mang Daniel, kaya agad iyon na agapan. Makalipas ang mahabang mga minuto ng masasamang salita at sermon, ay nahimasmasan na rin ang mga magulang ng dalaga.
Pinayuhan na rin sila ni Mang Daniel na puntahan kinabukasan ang kasintahan ng anak nila para sabihin ang sitwasyon nito at obligahin na panagutan. Nagpasalamat naman si Rosie kay Sylvia dahil kung hindi dahil sa mag-ama, ay baka mas malaking gulo ang naganap sa bahay nila sa kanyang pag-amin. Sylvia, paano kung balikan ako ng aswang dito? Hindi namin iyon kayang labanan. Patanda na si nanay at tatay. Wala na silang kakayahan na makipaglaban doon. Sinagot naman siya ni Sylvia. Huwag kang mag-alala. Hindi iyon aatake ngayong gabi. Dahil magpapagaling pa iyon ng kanyang mga sugat. Tapos bukas, kung gusto mo, ay dito na lang muna ako matutulog. Sasamahan kita para may magbantay sa'yo. Sige Sylvia, salamat ha. Matapos ng pag-uusap ay nagpaalam na ang mag-ama. Nagpasalamat din ang mga magulang ni Rosie. Habang naglalakad papauwi ay nagsalita si Mang Daniel. Anak, paanong hindi mo napuruan ang aswang na iyon? Akala ko ba napatumba mo na? E bakit hindi mo pa tinuluyan? Malayo sa akin ang bag ko pa eh. Naroon ang itak. Hindi ko naman maasahan si Ate Rosie. Nakatayo lang na parang tuod habang maputlang maputla. Sa susunod anak ay mag-iingat ka. Tsaka may naisip na pala ako anak. Ano naman yun pa? Puntahan na kaya natin ngayon sa paanan ng bundok ang bahay ng aswang na iyon. Kaysa naman maunahan ka pa niya. Siguradong hahantingin ka noon. Sige po pa. Pero maghapunan muna tayo. Nagugutom na po ako eh. Okay sige. Nagpatuloy na nga sa paglalakad ang mag-ama papauwi ng kanilang bahay. Pagkarating sa bahay ay agad sila naghain sa pagkainan. Nakapagsaing na rin kasi si Mang Daniel bago pa dumating ang kanyang anak. Anak, napapansin ko lang, parang mas inuuna mo ang pag-aaral ng lihim na karunungan kaysa sa aralin sa eskwelahan. Gusto mo bang maging katulad ko na manggagamot? Panaman eh, ang tagal mo nang tinatanong yan sa akin. Ganun pa rin po ang sagot ko, ayokong maging manggagamot. Ang gusto ko ay malipo lahat ng mga aswang sa probinsya natin, pati na sa ibang lugar. Kaya sa ayaw at gusto mo, kapag naubos na natin ang mga aswang dito, ay magsisimula na akong maglakbay sa ibang bayan para manugis. Nanlaki naman ang mga mata ni Mang Daniel sa narinig. Gusto niyang magalit, pero naisip niya na kapag pinairal niya ang bugso ng kanyang damdamin, ay siguradong lalayo sa kanya ang loob ng anak. Teka lang anak, bakit naman ganun? Akala ko ba magkasangga tayo sa lahat ng bagay? Bakit ngayon biglang iiwanan mo na ako sa ere at ikaw na lang ang manunugis ng mga aswang? Bakit po pa? Gusto mo rin po bang manugis? Abay, kung kasama ka, oo naman. E papaano po ang mga gawain mong panggagamot? Ano ka ba anak? Kahit nasa ang lugar naman tayo, ay magagampanan ko pa rin iyon. Pwedeng-pwedeng pagsabayin ang panunugis sa mga aswang at panggagamot. E papaano po ang palayan natin at ang taniman ng kamuting kahoy? Nariyan naman sila ninong at ninang mo. Bahala na sila doon. So ibig mo sabihin pa, babiyahe tayo sa iba't ibang lugar upang manugis ng aswang? Oo, pero obserbahan muna natin ang mga dalawang buwan dito sa atin matapos natin mailigpit ang matandang aswang sa paanan ng bundok. Kapag naging tahimik naman, edi mamasyal na tayo sa ibang lugar. May alam akong lugar na napapabalitang may mga namamatay o nawawalang estudyante. Hindi matukoy ng mga otoridad ang dahilan ng mga pagkawala. Ang sabi ng pulisya ay baka nakipagtahanan lang daw. Pero ang sabi naman ng mga magulang ay walang kasintahan ang kanilang anak. Puro babae ang biktima. Kaya pwedeng-pwede ka talaga roon. Siguradong ikaw agad ang pupuntirihay ng aswang. Kung aswang nga ang gumagawa ng pagpatay na iyon. Pero tapusin muna natin ang school year mo ha. Para sa enrollment ay third year ka na. Ano, deal? Opo pa, deal. Sagot naman ni Sylvia. Nakahinga ng maluwag si Mang Daniel dahil naariglo niya ang planong pag-iibang lugar ng anak ng mag-isa. Matapos makapaghapunan ay saglit pa silang nagpahinga. Anak, alas 10 na, tara na. Opo pa. Wika pa ni Sylvia na agad nang tumayo mula sa pagkakahilata sa kanilang kawayang sofa.
Naglakad sila ng mahigit kalahating oras bago nila natanaw ang isang kubo na walang nakasinding ilaw. Pa, nakakakita ba ang mga aswang sa dilim? Kasi oh, hindi mo lang nagsindi ng ilaw ang aswang na yan. Depende anak. Kapag nasaan yung pagkaraniwang tao lang sila, katulad lang din natin sila na hindi nakakita sa dilim. Pero kapag nasaan yung aswang na sila, ay maliwanag na ang kanilang paningin, pero kulay pula. Kasi pula nga ang mga mata nila, di ba, kapag nasaan yung aswang sila. So ibig sabihin pa, maaaring nakikita na tayo ng aswang na yan mula sa loob ng kanyang kubo? Oo anak. Eh wala na palang silbi ang pagpatago-tago natin rito. Tara na po. Wika pa ni Sylvia, sabay lakad papalapit sa kubo. Nang makarinig sila ng kalampag ng bintana, iyong bigla ang pagbukas na tila may bumangga. Tapos may isang malaking ibon ang nakita nila sa itaas na lumilipad ng paikot-ikot. Oh, huwag mo sabihin tatakasan mo na ako, tanda. Audience lang si Papa ko. Ako talaga ang lalaban sa'yo. Sigaw pa ni Sylvia. Sabi naman ni Mang Daniel, Uy, seryoso ka? Oo naman po pa. Kakamot-kamot naman ang ulo niya si Mang Daniel. Hindi siya makapaniwala kung saan nanggagaling ang tapang ng kanyang anak na dalaga. Tinalo pa yata nito ang tapang ng kabinataan sa lugar nila. Nakaposisyon na sa pakikipaglaban si Sylvia nang daluhungin ito ng aswang mula sa itaas. Napapaigtad naman si Mang Daniel habang nanonood sa laban ng anak niyang dalaga. Gusto niya itong tulungan. Pero ipinagsisigawan ng anak niya na mag-isa lang itong lalaban at huwag siyang makikialam. Ayaw niya namang isipin ng anak na wala siyang tiwala rito. Kaya hindi talaga siya pwedeng makialam. Ang ginawa niya ay naglakad na lang siya papunta sa bahay ng aswang. Sa pintuan sa likuran siya dumaan, hindi naman iyon nakasara. Siniguro niya munang walang bihag doon ang matanda. Halos hindi siya makahinga ng mabuti dahil sa baho ng bahay. Gamit ang lighter na pang-ilaw, ay nakita niya ang gasera na marami pang lamang gaas. Ibinuhos niya ang gaas noon sa dingding na pawid at agad nang lumabas. Patuloy na naglalaban sina Sylvia at ang matandang aswang. Nagkaroon ng kalmot sa balikat si Sylvia, pero isang malalim na hiwa naman sa mukha ang naiganti niya. Wala naman kasi siyang kabal, kaya tinatablan siya ng kalmot ng aswang. Hanggang sa mapalingon ang aswang sa bahay nito na nagsisimula ng magliyab. Doon na nakakuha ng pagkakataon si Sylvia. Noong sumigaw ng nakanganga ang aswang, ay diretso niyang isinaksak ang matulis na itak sa bunganga noon. At sa lakas ng puwersa ay tumagos pa iyon sa may bato. Itinuko ni Sylvia ang paa niya sa dibdib ng aswang para muling mabunot ang itak. Agad namang lumapit si Mang Daniel at hinila ang katawan ng aswang, saka ipinasok din sa nagliliyab na bahay nito para madamay na sa pagkasunog. Hingal na hingal si Sylvia sa kanilang naging laban ng aswang, pero masaya siya. Pakiramdam niya ay nababawasan ang bigat ng pangungulila niya sa kanyang yumaong ina kapag nakakapatay siya ng isang aswang. Oh, tara na, uwi na tayo. Kailangan na nating magamot ang sugat mo bago pa yan maimpeksyon. Ano ka ba pa? Masyado kang nerbiyoso. Malayo ito sa bituka. Tsaka, kalmot lang ito. Oo nga, kalmot lang. Pero mukhang malalim dahil malakas ang pagdurugo. Uwi ka pa ni Mang Daniel. Masaya na silang naglakad paibaba sa kabayanan, papauwi sa kanilang bahay. Pansamantala muna natin puputulin dito ang kwentong ito. Hindi po ito series ha, dalawang part lang. Hinati ko lang sa dalawa para hindi ako mahirapan sa pagnanarrate. Maraming salamat po sa pakikinig at sana'y inyong antabayanan ang kasunod. Hindi iyon magtatagal. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.